Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So, noong isang araw nga ay naibalita ko sa inyo ang sinabi ni Shaquille O'Neal na masyado pang maaga para ihalin tulad si Jordan Poole kay Curry at Klay Thompson. Ito umano ay sa dahilan na ginawa nga ni Curry at Klay ang consistent shooting ng madaming season, playoffs at finals, habang si Poole naman ay hindi pa nga daw nakakaisa. Magaling nga daw si Poole ngunit hinay-hinay lang daw at talagang masusubukan ito kapag nag-adjust na ang depensa. Well, mukhang tama nga mga kaibigan si Shaquille O'Neal dahil sa series na ito ay nakita natin kung ano ang pinagkaiba ni Curry at ni Jordan Poole. Pag tiningnan mo nga sila ay makikita mo na pareho ang galawan nila. Ngunit malaki nga ang pinagkaiba nila sa experience dahil kung pinanood mo ang lahat ng games ng series na ito, from games 1 to 5 ay same shots ang binibitawan ni Jordan Poole. Ang pinagkaiba ay inalat na nga siya sa game 4 and 5 dahil sa adjustment ng Denver Nuggets. Habang si Curry naman, he was taking the shots that the defense were giving him. At ano nga bang ibig sabihin ko dito? Ito yung adjustments on the spot na tinatawag. At nagbe-benefit nga ditong experience si Stephen Curry. Kung mag-under ang kanyang defender sa screen ay tinitirahan niya ito ng 3 points. Kapag nag-over naman ay uunahan niya ito at magfa-floater siya since nasa likod niya ang defender. Kapag tinatrap naman siya ay ibibigay niya ito kay Draymond at titira siya nang galing sa handoff o kaya naman sa give and go play. Sa fourth quarter din, since nasa foul trouble na si Nikola Jokic, most of the points si Curry ay nanggaling sa pinta. Inaatake niya nga ang depensa ni Jokic in hope na sumabit siya. So andun nga yung skills at talent kay Jordan Poole. Ngunit malaking pinagkaiba nila sa ngayon ay experience, in-game adjustments at pagbasa ng depensa. Ganun pa man, bata pa nga si Jordan Poole mga kaibigan at ang karanasan ng mga ganito ay magsisilbing aral sa kanya upang maging mas mahusay na player moving forward. Habang tumungo naman tayo sa inaabangan na series ng Milwaukee Bucks at ng Boston Celtics. Sa mga betting odds ngayon ay yamado ang Celtics dahil sa injury ni Chris Middleton at tiyak nga siyang out sa games 1 and 2. At ang tanong ngayon ay kung kakayanin ba ni Giannis ang number 1 defense sa NBA, ang depensa na shinutdown ng arguably the best offensive duo sa NBA ngayon. Dahil kung titingnan nga natin ang lineup ng Celtics ay may mga players sila na pwede mag-rotate kay Giannis. Andyan si Robert Williams, Daniel Tice at Al Horford. At andyan pa nga mga tulad ni Marcus Smart, Jason Tatum, Grant Williams at Jaylen Brown na handang mag-double team. Tiyak nga na hindi magiging madali ang series na ito kay Giannis lalo na't wala pa nga si Middleton sa mga first few games. Kung magagawa pa din nga ni Giannis na idumina ang depensa ng Celtics, then there is no question, siya ang best player in the world ngayon. Ganun pa man sa palagay ko ang magiging X-factor sa series na ito para sa Milwaukee Bucks ay si Brook Lopez. Dahil halos lahat nga ay kayang idumina ni Giannis 1-on-1, kaya naman most likely ay magdo-double team ang Celtics o kaya naman gagawa sila ng wall sa depensa. Gumagamit nga sila ng Horford Tice o kaya naman Robert Williams, Daniel Tice sa frontcourt at ito nga ang magdo-double team kay Giannis. Ngunit kung magagawa nga ni Brook Lopez na mapashoot ang kanyang mga outside shots, igagalang ng Celtics ang kanyang outside shooting. In effect ay kailangan nga mamili ng frontcourt ng Celtics kung ido-double team ba nila si Giannis o kaya naman susugal sila at papalibrehin nila si Brook Lopez. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kakayanin ni Giannis na magdomina laban sa matinding depensa ng Celtics? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po!